We are about to move over yesterday. Panibagong araw. Bago videos na naman. Ha ha ho ho ho. So yun guys, kung nabasa nyo na sa thumbnail natin, is pag-uusapan nga natin yung account ko, which is 7 months na siya ngayon. So, kung bibilangin natin, kasi nga March ako nag-start. So, March, April, May, June, July, August, September, October. So, 7 months na siya ngayon guys. So, i-update ko lang kayo sa progress ng character ko. Then, ipapakita natin yung inner stats natin. So, yan. Bago natin simulan tong video guys, is yung mga magpapa-shoutout ilalagay natin sa end of the video. Pero bago yun guys, gusto ko lang muna i-promote yung YouTube channel ni TB Butatoy. Yan, lalabas dyan sa screen natin. So click nyo lang yung channel niya o kaya search nyo sa YouTube. Then click nyo yung subscribe button, tapos sama nyo na rin yung notification bell. Para every time na mag-upload siya is ma-notify kayo. Maganda yung mga video niya guys ha. MU content din siya. So support natin lahat ng mga MU content creator. So yan guys, simulan natin to. Let's go! Bye-bye! Like a Hellcat. Yan guys, tulad ng sinabi natin, pag-uusapan natin is about sa character ko. Which is 7 months ko na nga siyang nilalaro na meron na tayong currently 3.2 Mbps. So, to be exact, 3,232,569 na yung battle power natin within 7 months. Yan. 7 months yan, guys, ha. So, take note to, guys, ha. Without dummy yan. So, ito, patunay lang, guys, na kahit walang dummies, kaya nyong lumakas or makasabay. Pero, hindi tayo again sa may dami ha. Kung meron ka naman pagkakataon maggumawa ng dami is makakatulong sa'yo yun. Makakatulong sa materials. Paano sa materials? Kasi nga, merong mga guides or mga tips and tricks sila, Pet Malu, sila Sian, sila Boss Ace about sa pag-hunt or pag-iipon ng dragon token gamit yung dami. So, pwede nyong gawin yun guys para makatulong sa inyo makakuha ng mga kailangan yung spirit at the same time is accessory. So, yun. Pero sa atin nga, wala tayong kakayahan magdami kasi nga medyo busy tayo. Meron tayong minamanage na auto shop. At the same time, wala din akong computer na gagamitin or o kaya naman ang tawag dun? Other device. Na wala tayong other device na pwedeng panggamit ng dami kasi isa lang yung gamit yung cellphone. Then may cellphone si Mrs. ginagamit niya din. So hindi ko naman pwedeng gamitin yon all the time. Kasi kapag gagawa ka ng dami guys, kailangan mo ng isa pang device. So kaya naman kung may computer ka, magda-download ka lang ng emulator. Emulator ba yung tawag doon? Hindi ko lang sure. So yun lang. Kaya wala tayong dami. Pero again, hindi tayo again sa mga may dami. So kung may pagkakataon tayo is magda-dami din tayo. So bago tayo magsalita dito guys, punta muna tayo ng spot. So mag-auto muna tayo, auto battle para meron tayong napa-farm kahit papaano, 'di ba? So, 'yan, para hindi masayang yung oras natin. So, 'yan, nandito na tayo. So, gagawin natin ngayon, guys, didiscuss nga natin yung achievement or yung progress ng character natin. Papakita ko yung inner stats, tapos magbibigay din ako ng mga advices tsaka kung paano ko na-achieve 'to. So, 'yan, unahin na natin, guys, yung inner stats natin. So, click lang natin tong character icon. Tapos click natin tong character. Pag-click natin ng character guys, is click lang natin tong top to view details. So kaya naman magsimula tayo sa base stats guys, yan. Para makita nyo. Kasi transparent tayo dito, pwede nating ipakita lahat. Yan, ipapakita natin lahat ng progress ng character natin. So at the moment guys, meron tayo max HP na 41,838,286. So mataas yung max HP natin kasi nga naka-maiden tayo. So, kung naka-razor tayo guys, nasa 37 million lang siguro yan. Kung di ako nagkakamali, yan. Then, meron tayong physical attack ngayon na meron tayong minimum na 1,517,433. So, meron din tayong maximum na 1,657,610. So, para sa 3.2 Mbps, is okay na yan guys. Hindi siya ganun kataas pero hindi siya ganun kababa. So sakto lang. Meron naman tayong physical depth and magical depth
na 986,000, almost 1M. Yan, meron tayong almost 1M na physical debt and MDEP. Yan, ito yung physical debt and MDEP. So, magtataka kayo, bakit ang taas ng physical debt and MDEP ko? So, basically, nanggaling yan sa maiden, guys. Yung maiden. Maiden spirit. So, puntahan natin yung maiden spirit, guys, para meron kayong idea sa mga hindi lang nakakaalam. Kasi nga, karamihan sa atin alam na to, yung maiden is mabubus niya HP bonus at the same time, mabubus niya rin is defense bonus. Pag pumunta tayo ng spirit, yan. Ito yung nakabattle sa atin, guys, which is ito yung maiden. Pag kinlik mo kasi yan, yan, pag kinlik mo siya, tapos titignan mo yung bigay niya, which is meron siyang HP bonus na 504.78%, diba? Sobrang taas. Then, at the same time, meron din siyang 69.84% na debt bonus. Kaya nag-boom yung debt bonus and HP bonus natin. Yan. So, almost 70% na debt bonus yung bigay niya. Kapag, makukuha mo to, guys, kapag na level 400 mo yung maiden mo, tapos na-revert mo siya ng level 151. So, yan yung spirit natin ngayon. Yan, guys, another thing pala, bakit mataas yung physical debt and magical debt natin? Dahil yun sa debt bonus. Kasi when you set debt bonus, guys, converted yan as physical and magical defense. So, kapag nag-equip ka ng debt bonus, di ba last time nung nireview ko yung account ni Shadow Break, is diniscuss ko about attack bonus. This time, guys, i-discuss ko naman sa inyo yung defense bonus. Kasi pag sinabi mong defense bonus, hindi lang apektado yung physical debt bonus mo. Kasi minsan, misconception yun . Kapag sinabing defense bonus, kadalasan, ang iniisip nung iba sa atin is ang apektado lang yung physical defense natin. O kaya naman, binibase nila sa character. Kung physical yung character mo, akala nila pag debt bonus is converted as physical defense lang yun, which is hindi ganun yun. Kasi nga, kapag debt bonus, guys, is converted yun ng physical and magical defense. So, papatunayan natin sa inyo yan. So, maghanap tayo ngayon ng gears na merong debt bonus. So, bago natin gawin yon, punta muna tayo ng character, tapos tignan natin yung currently na physical debt at the same time yung magical debt. So, sabihin na natin meron tayong 986,000 na minimum physical debt. Ito yun, guys, para hindi kayo malito. Tapos, meron tayong magical debt or MDEP na 994,823. Diba? Tapos, yung maximum natin is 1 million. Yan, para hindi na natin isasama yung butal, para hindi medyo hindi magulo. So ngayon, maghanap tayo ng mount gears o kaya spirit gears na merong high defense bonus para makita natin kung mababawasan ba silang dalawa pag nag-alis tayo ng defense bonus. So punta lang tayo ng spirit gears, tingin muna tayo. Spirit gears. Yan, tingin tayo kung merong mga 5% up na na defense bonus. Yan, mga spirit gears natin. 3.3. Wala dito. So, punta tayo ng mount gears. Yan, sa riding suit natin. Sa riding suit natin, maghanap tayo ng merong defense bonus. Defense bonus. Ito, meron siyang 5% defense bonus. So, basically, kung tama yung sinasabi natin, dapat pag ni-remove natin to is mababawasan yung physical debt and MDEP nung character natin. Baka sabihin nyo dito lang siya affected. Yan. So, tandaan nyo to, guys, ha. Yung physical debt and MDEP ng gears na to is napakababa lang. Nasa 500 lang, di ba? Ay, 400 lang nga . O kung i-add mo to, sabihin mo na 1K. So, kung dyan lang nakabase yung physical debt and MDEP, dapat 1K lang mababawas. Di ba? Kung yan lang yung basis. So, remove na natin, guys. Tignan natin kung mababawasan ng 5% nga yung physical debt and MDEP natin. So, pagka-remove natin, balik tayo ng base stats natin. Para makita nyo lang, guys, na ganun yung conversion ng defense bonus. So, punta tayo ng character. Then, yan. Makikita nyo, guys, bawas na bawas, di ba? Hindi lang siya 1K. So, hindi lang siya naka-ano dun sa stats sa taas ng gears. So, ibig sabihin, tama yung sinasabi natin when you said defense bonus, is apektado yung physical debt and MDEP mo kapag nag-equip ka or nag-unequip ka ng mga gears. Katulad nito, sobrang laki ng binaba ng
minimum natin at the same time ng maximum. Kasi kanina to nasa 988, then ito naman nasa 990 plus something. So kung sasabihin mo nasa 30k yata yung nabawas dun sa 5% na defense bonus, di ba? So sobrang taas ng nawawala sa'yo kung wala kang defense bonus na stats. So maganda guys, ang gawin nyo sa mga gears nyo, kung meron kayong pagkakataon or kung meron kayong chance na makahanap na merong high defense bonus at the same time merong excellency resist, is napakaganda nun. Kasi nga yung excellency resist is makakounter niya yung makakounter niya yung excellency strike ng kalaban mo na tumitira sa'yo. Kung mataas yung excellency resist mo, ibig sabihin nun malilesen yung chance na matrigger yung excellency strike ng kalaban mo. Ganun lang kasimple yun guys. Yung defense bonus naman is papatasin niya yung physical depth and MDEP mo. So ibig sabihin nun papakunatin niya din yung character mo guys. Yun lang naman. So tapos na tayo sa base stats guys. Punta tayo ng inner stats. So punta na tayo dito sa top to view details. So pag-click natin ng top to view details guys, makikita nyo dito sa taas is meron tayong physical and magical bonus. So meron tayong physical bonus na 130.182%. Then meron tayong magic bonus na 113.83%. So okay na din dyan guys. Para sa 3.2 Mbps okay na din para sa akin. Kasi nga VIP 0 tayo, diba? So hindi ganun kataas yung inner stats natin, pero hindi naman ganun kababa. So sakto-sakto lang. Tapos meron tayong damage absorb na 234.18%, which is okay na rin para sa akin. Then meron akong armor penetration na 5%. So dati guys nasa 9% yan, kaso nga lang nagpalit-palit ako ng glyph. Ang problema na wala yung armor penetration, and nag-experiment ako sa glyph, kaya nawalan ako ng 4% na armor penetration, which is kailangan na kailangan din natin. So sa mga tip pala sa glyph guys, is ang gawin yung ang hanapin yung stats is armor penetration, ignore defense and damage penetration. Yan yung tatlong yon. Maganda present yung tatlong yon eh. O kaya naman kung meron ka ding mahanap na merong attack bonus. So yun yung mga stats na mahalaga para sa akin guys ha. Tapos meron akong counter damage na 17%. Yan. So baba lang natin. Meron akong excellency strike na 151%. So sakto lang din. Then double damage na 49.537%, which is okay na rin. Then damage reduce 93.55%. So medyo okay na rin yon. Then damage resist na 72.52%. Yan. Yan yung inner stats natin guys. Then meron din tayong ignore defense na 43.7%. Yan yung damage, yung inner stats natin guys. Pinapakita ko lang yung progress ng character natin within 7 months na paglalaro. Then meron tayong excellency bonus na 101.614%. Then damage penetration na 139%. So meron akong build dito na pumapalo ng 150 yung damage penetration ko. Kaso nga lang ang nagiging problema, ang daming stats na nawawala. So sobrang bumababa yung damage absorb ko. So nag-stay na ako dito sa build na ganito. Kasi nga balance yung damage at the same time balance din yung kunat. So yun, so yan lang naman yung ano natin guys, yung inner stats. So punta tayo ng elemental. So which is ang main element natin ngayon is wind. Pero 600k ito eh. Anong nangyari? Hindi nga lang tignan ko guys. Character. Ay yung ano pala. Meron pala tayong nakahubad, di ba? Nakahubad na mount gears. Equip lang natin to. Tapos character. Tignan na natin. Nasa 900k yung ano eh. Nasa 600k yung elemental, ay wind attack ko. Yan. So kung mapapansin nyo guys, meron akong wind attack na maximum 600,000. 602,863 to be exact, which is good na para sa akin for VIP 0. Yan. Kahit naman high VIP ka, kung mababa or mataas yung elemental mo, wala namang kaso yun guys. Basta masaya ka sa nagiging progress ng character mo. So meron tayong wind attack na 602,000 minimum. Then meron tayong
maximum pala yung kanina. Meron tayong minimum na 471,299. So, yun yung wind attack natin, guys. Kasi nga, pag pumunta tayo ng Elemental Guardian, kaya hindi ganun kataas, guys, is hindi, kung mapapansin nyo, hindi ganun kagaganda yung Soulstone natin. Hindi pala siya ganun hindi pa lahat orange, I mean. So, magaganda naman siya. Yung ano, yung mga purple, meron siyang attack bonus yan. Kaso yung orange natin is wala siyang mga attack bonus. Kasi nga, ang binibilo ka lang sa market, guys, is yung mga nagkakahalaga ng 100 to 150D. Yun lang yung mga binibili ko ng orange. Kasi nga, yung blue diamonds is nire-reserve ko sa mga importanting event. Like treasure odds, ganyan, magic tarot, kung saan pwede kang makakuha ng magagandang item. Tulad dun sa relay race, pwede ka mag-invest ng diamond dun. So bakit kailangan mo mag-invest ng blue diamond dun sa relay race? Kasi nga, limited lang yung pwede mong kunin na baton, diba? So pwede kang bumili ng baton kasi yung exchange yun dun, guys, pwede kang makakuha ng sacred stone o kaya naman yung divine gold na pang-awaken ng accessory. Yung Divine Gold, then yung Sacred Stone naman is pang-star up ng spirit at the same time pang-awaken din, 'di ba? So doon ako nag-i-spend ng blue diamonds, kaya nagtitipid talaga ako. Yan. So ngayon, meron na lang tayong 775 blue diamond. So 'yan lang naman yung ko, yung elemental ko, kaya naging 600k 'yon dahil naka-focus ako sa wind. Yan, naka-focus sa wind, guys. So ang attack soul stone ko is wind lahat, then yung guardian ko is wind din. Then yung defense ko naman is yan, kung ano yung magandang stats. So halos lahat binalance ko lang. So kaya nag-iisa tong 8 na to, guys, is sobrang konti lang ng gumagamit ng 8 dito sa server namin. At the same time dun sa kakross server namin, konti lang din yung gumagamit ng 8. So I decided na isa lang yung ilagay, para ilagay dun sa Thunder, kasi nga ang dami gumagamit ng Razor, diba? So basically, para medyo mataas yung defense natin sa Thunder, ginawa akong 3. Tapos dinalawa ko yung fire, dinalawa ko yung wind, dinalawa ko yung water, kasi nga merong mga, madami din yung gumagamit ng whale, madami din yung gumagamit ng pig, tsaka maiden. At the same time, yung mga high BPs na kagamit ng sage, which is kailangan natin tong fire defense, diba? So tingnan din natin tong guardian natin. Yung guardian ko, guys, is meron siyang attack bonus na 17.32%. So yan, guys, galing lang yan sa bigay. So binigay yan ng kaklan natin, which is dating ka-alliance din natin, si Astro Boy. Yan, lalabas yung picture ng character niya dyan. Big credits kay Astro Boy, salamat sa pagbigay mo ng guardian. Yan, sobrang bait, binigyan tayo ng guardian na merong 17.32%. Isa rin to, guys, kaya medyo mataas din yung wind element natin dahil dito sa attack bonus na 17.32%. Yan. So yun, guys, yun yung progress ng character natin within 7 months. So sana nag-enjoy kayo dito sa video natin. Kung meron kayong mga suggestion or mga katanungan, comment nyo sa baba, guys, para mapag-usapan or masagot ko yung mga katanungan nyo. So yun, guys, bago natin tapusin tong video na to, is mabilis ang shoutout muna. Yan, shoutout kay DBD Shan ng S327. Shoutout sa'yo, men. Tapos, shoutout din kay Honjo, tsaka kay Jean ng S325 and S324. Tapos kay Omay TikTok ng S324. Then, kay Ghost ng S322. Shoutout sa'yo, men. Tapos, kay Aselia, pa-shoutout daw, S325. Tsaka kay The Arrow, yan, lagi nagko-comment. Shoutout sa'yo, men. Tapos, shoutout din kay Sia ng S325. Yan, tapos kay Arrow ulit, yan, shoutout sa'yo, men. Tapos kay WhatsApp Nega ng S326, shoutout daw, yan, shoutout sa'yo, men. Tapos next kay Inputens ng S341, yan, shoutout sa'yo, men. Salamat sa suporta. Tapos shoutout kay Dracoin ng S326, yan, shoutout sa'yo, men. Tapos shoutout din kay Dracar, yan, shoutout sa'yo, men. Salamat sa suporta nyo. Yan, galing kay JTB, sabi niya shoutout next video ko is S440JAs. Yan. Power! JAs yung pangalan niya. Yan, maganap pa tayo managpapa-shoutout. Sabi naman ni KJ Gaming, nice video bro, ngayon malinaw na sa lahat. Shoutout bro, I like this video. Yan, shoutout sa'yo KJ Gaming, yan, salamat sa panonood mo. Yan, naganap pa tayo managpapa-shoutout. Yan, si JTB na shoutout na natin to. Tapos si
Tanpam. Lods, pa-review character ko. Yan, S392, CDKN. So, siguro set natin yan, men. Review natin yung character mo yan. Kay Carl Banainal naman. Banainal. Lods, ka-ex-server namin kayo. Pa-shoutout. Yan, shoutout sa'yo, men. Salamat sa panonood mo. Yan, sabi naman ni Jess. Sabi niya, pa-shoutout na lang, Lods. Asaka. Yun sa S282. Thanks. Asaka ba yung pronunciation ng pangalan mo, men? Medyo mahirap, ha? Yan, shoutout sa'yo, men. Salamat. Tingnan natin sino pa man nagpapa-shoutout. Yan, si TB by Butatoy Gaming. Shoutout sa'yo, men. Guys, sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe nyo to si Butatoy. Yan, hanap pa tayo mga nagpapa-shoutout. Hello, Lord Shine. Salamat sa mga bids. From PryLN, S327. Yan, shoutout sa'yo. Proilan pala pangalan niya. Shortcut lang pala. Shoutout sa'yo, men. Tapos kay Jan naman, sabi niya pa, shoutout, Lord Shine. Hana, S339. Ka-alliance natin yata to si Jan. Yan. Sino pa mga nagpapa-shoutout? So, yun guys. Yun lang mga nagpapa-shoutout. Sana na-enjoy niyo tong video. Bago natin tapusin tong video na to, i-shoutout muna kay Mrs. ko, si Sunshine Espinosa, nag-comment daw, number one fan girl, yan. So yan guys, hanggang dito na lang. More power! Power, power, power! Bye-bye. Bye-bye.